Tatlo sa anim na barangay sa Isla Verde sa Batangas City apektado na ng oil spill mula sa lumubog na barko sa Nauhan Oriental, Mindoro. Samantala, dumating na rin kahapon ang remotely operated vehicle mula Japan na gagamitin sa underwater surveillance. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Umabot na ng tatlong barangay sa Isla Verde sa Batangas City ang apektado ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Nauhan Oriental, Mindoro. Halos 53 kilometers ang layo ng Isla Verde mula sa pinagmula ng tumagas na langis sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kabilang sa apektado ang mga barangay ng San Agapito, San Agustin Canluran at San Antonio. Ayon sa PCG Batangas, namataan ang langis sa baybayin pasado alas 7 ng umaga kahapon. Sa video na ipinadala ng Coast Guard Station Batangas, makikita ang maitim na langis na tinatanggal ng ilang mga kawani ng Coast Guard. Naka-red alert na ngayon ang PCG at Batangas City LGU para sa pagkontrol at pagkalat ng langis sa lalawigan at lungsod ng Batangas. Agad nagsagawa ng joint hearing ang Komite ng Environmental Protection at risk reduction sa sangguniang panlalawigan ng Batangas. Kahapon, dumating na sa Port of Calapan sa Oriental, Mindoro, ang Japanese vessel na Shinichi Maru. Sakay nito ang remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa underwater surveillance. Ayon sa PCG, magsisilbi itong mata sa ilalim ng dagat para makita ang sitwasyon ng lumubog na motor tanker kung saan lula ng 100,000 litro ng industrial fuel. Ang maninipis na langis sa baybay ng barangay na Vota sa Calapan City, problema sa ilang mangingisda at residente. Bagsak na ang kita ni Oni Boy dahil hindi na niya mabenta sa dating presyo ang huling isda. Walang kasiguruhan kung hanggang kailan sila maghihintay sa pagbuti ng sitwasyon sa dagat. Ay bumaba ngayon, sir. Dati 200 ang kilo ng isda, ngayon yata ay 120 na lang. Laking minus. Laki binaba. Hindi naman po rin hinihiling na may dumating na bagyo, pero mas gusto ko rin po na dumating sa amin ay isang bagyo kasi na kinabukas na, kasi kay kinabukasan ay mawawala na siya. Ay kaysa po dito, hindi namin po alam kung kailan po matatapos ito. Sa bayan ng Pola na pinakatinamaan ng oil spill, nananatili sa 11 ang bilang ng barangay na apektado. Problemado ngayon ang LGU sa mga naipon ng langis na nakolekta sa baybayin. Madalang na rin daw sa patak ng ulan ang bumibili ng isda, kaya ang mga tindera, lugi. Ipinatutupad ng Pola LGU ang price freeze sa mga karne ng baboy, baka at manok. Hindi kawawan taong bayan. Kasi may usapan na kami eh. Nabawal na sila magtaas habang meron akong state of calamity. Naninindigan si Pola Mayor Jennifer Cruz na tuloy ang desisyon nila sa isasampang reklamo laban sa RDC Reeled Marine Services. Nakahanap na rin daw siya ng kakampi ng ihain ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan ang House Resolution No. 854 para imbestigahan kung may posibleng paglabag sa maritime safety at marine environment ang barko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.